umakyat sila rito, yung lahat dito. Maghahalukat lang sila. Wala sila nang paalam, malungkat na yan. Yan ang masyadong parang ang litang tingin natin sa, dito sa mga Pilipino. Parang arit na lang lahat nito. Basta nahalungkat nila sir, ngunin yung gusto nila. Ilagay nila sa plastic. Ang magaganda pang kunin nila. Mga Pinoy na kinukuhanan ng huling isda ng ilang miyembro ng China Coast Guard. Kinuha din yung gamit ko, pana. Ayaw ko sanang ibigay. Dahil naaaran ako sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Ito ang kwentong natuklasan ng Reporter's Notebook nang magpunta kami sa Scarborough o Panatag Shoal noong Mayo. Pinasundo ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Masinloc Zambales at iniharap sa Malacañang Press Corps. Ano pong nararamdaman niyo pagka ganun na kinukuhaan kayo, sir? Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa ano sila eh, silang may parang may power ngayon dyan. Ni isang kilo, hindi dapat nangunguha ang Chinese Coast Guard at hindi tayo pumapayag sa ganito. Kaya po, nagreklamo tayo sa bansang China at inaasahan natin na gagawa ng kinakaulang hakbang ang China para matigil ito. Ang sabi ng Chinese Embassy noon, China has made appropriate arrangements for the Philippine fishermen to fish in relevant waters out of goodwill. As to whether the situation mentioned by the media exists or not, the Chinese side is now conducting an investigation seriously. If what the Philippine side claimed is true, I believe relevant Chinese departments will handle that in a serious manner. Makalipas ang limang buwan, may nagbago kaya sa kalagayan ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough o Panatag Shoal? Kap, anong sabi ng Coast Guard nung bago tayo maglayag? Anong sabi sa kondisyon ng panahon? Medyo ano lang naman konti, medyo makaramdam tayo ng konti langit. Pero ano lang naman siya, nasa 17 kph lang naman. Oo. Mas mahangin ba ngayon kumpara nung Mayo nung pumunta tayo? Medyo mahangin ng konti ngayon. Mahabang biyahe na naman ang naghihintay sa amin bago makarating sa Scarborough o Scarborough Shoal mula Masinloc sa Zambales. Dahil mahaba yung biyahe papunta ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal, ito yung kadalasang pampalipas sa oras ng mga mangingisda dito, Baraha. Pero dahil mahangin, kailangan maging maingat sa paglapag. Kaya kadalasan yan, iipit nila sa paa yung mga nilalapag na Baraha. Kasama pa rin namin ang kapitan ng bangka na si Mang Rumel at ang mga kasamahan niyang sina Mang Delphine at Mang Ernie. Sa ngayon, okay pa naman yung kondisyon ng dagat. Halos ganito din naman nung pumunta kami ng Panatag Shoal nung Mayo ng taong ito. Pero sabi ng mga mangisda na kasama namin, mga November hanggang January, dahil sa amihan, dyan daw talaga lumalaki yung mga alon papunta sa Panatag Shoal. Tansya mo mga ano oras tayo makakarating ng Panatag, Scarborough? Nasa alas 8 siguro. Alas 8 ng umaga bukas. Yeah. Habang nasa laot, naikwento nila sa amin kung paano sila nakarating ng Malacañang noong Hunyo. Sino lumapit sa inyo para magtulay sa Malacañang? Yung ano, pinatawag kami sa Coast Guard. Sundo kami dyan. Kasi ang pagkakalam talaga ng gobyerno natin, okay na yung ano, relasyon ng Pilipino at saka China dyan sa ano, sa Scarborough. So ano nangyari pagkatapos ng patawag kayo ng Coast Guard? Kausapin daw kami sa ano, Malacañang. Ano sinabi sa inyo bago mag-press con? Sabay kami pumasok, sabi nila, sabihin nyo lang ang totoo kung ano, ano bang totoo talagang nangyari dyan sa ano, sa Scarborough. May naipangako ba sa inyo pag alis mo? Wala naman, yun lang ang ano, mahirapan kayong ano, ibigyan na kayo ng dagdag kabuhayan. So nabigyan ka ng bangka? Oo, nabigyan kami ng maliliit.
Ilang henerasyon na ng pamilya nina Kapitan Romel ang nangisda sa Panatag Shoal na nakapaloob sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya daing noon ng mga mangisdang minsan ang pinigilang makapasok sa Scarborough at kinalaunan ay kinuha na naman ng huli nilang isda. Para kaming magnanakaw sa sarili nating sariling karagatan. 5:45 na ngayon ng umaga at nasa 30 miles na lang ang layo namin sa Panatag Shoal. Pero isang tawag sa radyo ang natanggap ng kapitan ng bangka mula dun sa may-ari mismo nito. San Antonio. Ano yung tawag ng may-ari ng bangka? Sabi nga daw, pabalikin na lang, mapipiruisyo na yung anak ko. Bago kami lumaot, kumpleto sa papel ang bangkang aming sinakyan, kabilang na ang passenger's manifest. Nagdesisyon kaming tawagan ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Captain Armando Balilo para malaman kung bakit pinapabalik ang bangka. Ang utos sa kanya ng Coast Guard, pinapabalik kami. Bakit kaya? Ayon kay Captain Balilo, hindi niya alam kung bakit pinapabalik ang aming bangka. Habang naghihintay ng abiso, mangangawil na muna ang mga mangingisda ng pang-almusal. Ito na yung nahuling yellowfin kanina. Almusal namin. Kilawing yellowfin, sinabawang yellowfin, at ang tanghalian namin, ayun, nakabilad. Dinaing na yellowfin. Pagkalipas ng mahigit 30 minuto, nagpatawag na ang may-ari ng bangka. Dahil daw sa tawag ni Captain Balilo sa Coast Guard Station, nagbago ang ihip ng hangin. Tutuloy na kami! Alboro kami, tutuloy! Salamat, salamat po. Tuloy na ang biyahe. Habang papalapit kami sa Scarborough, namataan namin ang barko ng China Coast Guard. Sa mga mangisdang nagpupunta rito sa Panatag Shoal, isa sa mga palatandaan na malapit kita sa bahura, makikita mo agad mga barko ng Chinese Coast Guard. Ilang sandali pa, unti-unting lumalapit sa sinasakyan naming bangka ang barko ng China Coast Guard. Hindi imposible nga sa malayo pa lang ay nakita na kami ng mga nakasakay sa barko na yan na China Coast Guard gamit yung kanilang malalakas na teleskopyo. Kaya ang ginagawa nito, kunwari kami magmi-minor, babagal din sila ng takbo. Kung kami hihinto din sila. At ngayon papunta kami dun sa may isang gilid ng Panatag. Sa direksyon na ito, mukhang dun lang pupunta nitong barko na to. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang dumating kami sa Panatag Shoal. Pero ramdam namin na may mga matang nakatingin sa amin mula sa malayo. Maya-maya pa, dalawang speedboat na nanggaling sa barko ng China Coast Guard ang lumalapit na sa amin. Nakangiti ang isang miyembro ng China Coast Guard habang kausap kami. No camera. Itinuro niya ang camera na hawak niya. Dito namin nalaman sa mga mangisda na madalas palang gawin sa kanila ng China Coast Guard ang kunan sila ng litrato. Paano kayo sinasabihan? Wala na akong kan, wala akong abiso sa amin. Basta na lang kan sila mag-ikot sa bangka, magkukan lang sila. Hindi sinasabing humarap kayo? Wala na akong ikot sila, kay magka-camera sila, ganyan lang ang ginagawa nila. Ayaw ko lang po sa ibang bangka. Pero kung dati, basta-basta na lang sumasampa sa mga bangka ang mga kawani ng China Coast Guard. Ngayon, nag-iba na raw. Mula nang lumabas noong Hunyo ang dokumentaryo ng Reporter's Notebook, hindi na rin daw sila hinihinga ng mga huling isda. Dati-dati, magmangista ka dyan, hindi, halos yung kalahati ng huling kinukuha nila. Kaya ngayon, hindi na sila kumukuha. Ah, maganda sa inyo yun. Kasi paboros din sa amin yun dahil hindi na nabawawasan na yung huli namin. Yun nga lang, nandiyan pa rin sila, no? Pero nandiyan lang pa sila. Pero parang sa atin, hindi na yata wala tayong may-ari niyan. Sila na ang may-ari niyan dahil sila na ang tataboy sa atin eh. Matapos ang ilang minuto, bumalik ang speedboat. Mas marami na
ang mga may dala ng kamera. Isang bagong mukha ang nagtatanong kung sino ang charge sa team. Gaya ng nauna, nakangiti rin siya. Nilapitan ko siya agad. We are carrying out a routine patrol under the area of the People's Republic of China. Okay. Yeah. Without the permission of the China, you cannot carry out the interview activity here. But the missionary activity, we are welcome. Is welcome. Okay, now. This is a traditional fishing ground, right? But you are operating mm-hmm. the interview activity here. Okay. Without the permission of China. Can you at least give us until 1600 hours, 4 p.m. Is it, would that be okay with you? 1600 hours. Give us until 4 p.m. Then we'll leave. 4 p.m. is afternoon? Yes. Then we'll leave. Pero ang pagbabawal na ito, nangyayari 124 nautical miles lang ang layo mula sa Masinloc, Zambales. Sa lugar na base sa international law, ay pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. So we have the order. Without the permission of China, you cannot carry out the interview activity here. Okay? Yeah, but the missionary activity is welcome. When did you begin to implement that order that no camera crew should be allowed here in this area? We cannot inform them. We cannot give you this information. Okay. Yeah. I just come here to warn you to leave this area immediately. Okay. Until four. Give us until four. No, 4 no, p.m. No, no. Because this is not the missionary activity. Okay. But this is within the exclusive economic zone of the Philippines. I cannot tell you anything. You cannot tell me anything more. Yeah. If you don't live here, we will take the false man and the false. No. You need the guarnas. You need the guarnas. We'll leave. Pero kahit nakangiti ang kausap ko, walang duda, malinaw ang mensahe niya. Sila ang magsasabi kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa lugar na ito, na nakapaloob sa EEZ ng Pilipinas. Hindi man kami sang-ayon sa pagbabawal ng China Coast Guard na makapagdokumento kami sa Scarborough Shoal. Minabuti naming umalis sa Scarborough Shoal para mapanatiling kalmado ang sitwasyon.